Lasty, papasokin. Nakakabigay na ng impormasyon dito. Malapit na siya mag-level 4. Elect to final blow doon sa turtle. Pero ang Burmese Ghouls na nakukuha ng pagong. Lasty, nabawasan na. And si Kyo ang makahuli dito. Flap TZ, sinusubukan niya kalabanin to with the Yuzong. But here comes Flap with the kill. That's gonna be a trade. 1-for-1. Pero si Flap ang nababawasan. Ace and Kane. As per Lusty and Flatici trying to defend here, sama mo na si Pew even with Evo. Walang minion wave ngayon dito ang Burmese Ghouls. Ang lalim ni D! Sobrang lalim mo D, pero nakagawa siya ng damage dito. Kid and Ace going for the crab coin and no kills. Pero isa! Nahuli at napitas dito si Carl TZ. And that, na-pick off din doon si Lusty. Pero ito, yung Imperial Justice hindi tumama. Hindi nga tumama doon, pero si Kid din na-retro. Ando si Carl TZ blazing to wet. Pero tignan mo yun naman yung damage dito ni Kid. But Flap TZ coming in. And that's gonna be a kill secured by... Ang magiging sagot nila dito is about Flap TZ. About Lusty getting the setup na kailangan. At ito pa, si Rito. Look at the yin yang overturn na may connection dito sa Fatal Links as two members from the Burmese squad ay biglang nawala. So, di pupunta siya sa top lane. Kasi nakita niyo yung Benedetta ni Few. Won't be able to go for a deep push. Bren Esports gets to beta. That's gonna be a good zone. Pero si Lasty makakapasok sa Lord. The Lord resets Flap TZ. Ang daming-daming sa nakuha niya dito. Black Dragon form. Kinubit niya si Kid. Pumasok. Pero masyado malalim dito si Kid. Killing spree para kay Rebo. Hindi nakapunta sa kay Carl TZ yung kill. But Bren Esports. Pero ngayon, Burmese Ghouls, they're trying to get the first Lord. Ang tanong, makukuha ba? Yes, ang sagot. Ang sagot ay ang Bren Esports ay lalaban dito. Carl TZ with a blazing duet. Pero wala siya napitas. Nahuli pa nga ni Ruby dito si Carl TZ dito. And oh no! Tatlo ang nawala sa Bren Esports. Flap TZ ang nakuha din doon. And with the Lord... It's turned dito ng Bren Esports as the Lord is so healthy pa ngayon. Reptile, pero yung Fatal Links, apa? Lapat na gamit dito. Few with the Electro Final Blow. Nawala dito sa Bren Esports. Lumalapan pa. Dupit-dupit sila. Pero yung damage dito ng Lord na masyado mataas. Tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. The defense is successful. Doon. Pero yung mga tore nila naman ang naging kapalit nung tatlong kanilang napatay. But Carl TZ going in! Blazing duet! Kid, muntigan na nga mahuli doon. Lastly, nagamit na yung Fatal Link, so hindi na niya magagamit Imperial Justice. Here comes the cutoff coming from Burmese Ghouls. And there goes the Electro Final Blow. Isa lang ang nahuli dito. That's gonna be Carl TZ. Pero Bren Esports are still pretty healthy. Flap TZ. Oh no! Oh. Nahuli ng Burmese Ghouls. But tingnan natin kung ang Bren Esports makakadepensa na naman. They still have Lusty. They still have Few. They still have Rebo. They have good crowd control, good damage. As Few, nakita ni Ace. Pero ang Burmese Ghouls, straight to the base. That is a 2-1. And ladies and gentlemen, masasabi. Yun lang talaga yung nature ng lineup nila eh. Oo eh. Pero si Maybe rito, ah, delikado as Flap TZ hit on him. Pero may flicker out pa yon Kuya Reptar. But si Kid dito, level 4 na ngayon. Ay! Tumama yung Jit Kundu on 2. Pero mahuhuli. Oh, first blood! Maybe. Double kill! Carl TZ yeah! With the double kill. Getting two members. Pero may comeback yon dahil yung vision siya tawinin. But still, Carl TZ winning against the member of Burmese Ghouls. That's iwasan nga yung damage ng Burmese Ghouls dito. Pero sa gitna, merong bakbakan dito. Si Lusty ang mauhuli. Carl TZ and Few, mukhang lalaban sila Phantom Execution. Pero mahuli dito si Carl and si Few. Pero si Maybe ang nakatapitas ng nakuha nila ang unang pagong ng laro. Kailangan nilang gawin dito, Reptar, is ano yung aggression nila. Kailangan ituloy-tuloy nila. Bata, bawal dyan. One more kid loses his life. And the late game and Bren Esports, kailangan nilang i-apply pa yung pressure ng mas matindi. Oh, masyadong asim naman yung malagayan mo dyan, Kid. Unstoppable si Carl TZ, 5-0-3. Andito na si Rebo. Si Rebo naka-farsa, naulan na ng Feathered Airstrike. Ruby DD with a knock-up. Saan ka pumunta? Ruby double D. Yun, inahabol ka na. Subukan mo. Monster kill! Doon sa bottom lane. Again, Rebo. Ginagawa niya lang ang trabaho niya, which is to split push Carl TZ under the tower. There goes the Thorn Throws and the godlike for Carl TZ. 7-0-3. Burmese Ghouls. Ano ba yan? Nakita na nga ng RRQ OC eh. Natikman na nila yung Lancelot ni Carl TZ. Gusto niya ba? 8-0-3 na nga. As Few Guide goes in with the Imperial Justice and Bren Esports with the signature Lancelot Carl TZ. Mag-ipon na kayo ng Diamond. Siguradong ako magiging skin yan.
again are going towards Burmese Ghoul. Hindi na sila makabangon dito, Reptar. Pero yung unstoppables dito ni Maybe, may mangyayari nga ba? Pero sa likod, doon si Kid, hindi nahuli dito ng Imperial Justice ni Few. And si Few, ginagamit yung spada strangling. Muntikan na niya, nahuli doon yung isang miyembro ng Burmese Ghoul na si Kid. That's gonna be a throw by Maybe. Binato si D para makatakas siya. And then, nahinto yung momentum ng Burmese Ghoul doon dahil sa Feathered Airstrike ni Ribo. Again, hindi pa natin nakikita ang Burmese Ghoul na nakakaabot kay Ribo. Again, in the early game, nakuha yung dalawang turtle dito by Bren Esports at sabi nila gusto namin ng tatlo papasok dito si Katizi. Munti ka na napitas dun si D. Si Lasty na sinipa dito si Ace and the combination! Double kill for Ribo! Feathered Airstrike! Man down! Houston, we have a problem! Ribo with the Feathered Bren Esports once again on the roll against Burmese Ghoul. Nako, mukhang ililista na natin ito. Ay, meron na pick up doon si Cult Easy. Ginamit yung Tornos para makatakas pero nakashutdown dito ang Burmese Ghouls. Bren Esports, susubukan nila ito takasan and Bren Esports, disiplina lang. Hindi na kailangan masyado magbigay ng kills. Flap Easy, sobrang kunat. Uy, Flap Easy, lumalaban! And Flap Easy, buhay pa! 4 versus 1 na yun! Ito kay Flap Easy because of that sole reason. Oo. Reptar. Pero, well, we have to give the credit where it's due. Dahil yung Burmese Ghoul na pick up nila doon, si Carl Easy. Kasama pa ngayon dito si Ribo. Nako, awkward ang position ng mga tropa natin sa Bren Esports. Oo, kailangan na tumakas dito ng Bren Esports. Pero si Carl Easy mukhang lalapit. Pero kakain sila ng Blaze into Wet na galing kay D. Few has to get back as well as Flap Easy. Carl Easy pumasok dito. Masyado delikado pero kailangan na niya umalis. Flap Easy and Few kinocover yung escape dito ni Carl Easy. Si Lasty as well, pero here comes the Mountain Shocker. Uy, huwag kayo masyado magkumpol-kumpol as Bren Esports get... Alam mo bakit, Kuya Reptar? Bakit? It's all because this si Maybe getting the right target with this ejector. Pero ngayon, mukhang may bawi dahil si Ace yata ay mapipitas. Beautiful pick-off there by Bren Esports. Few, Lasty, and Flap Easy. The combination, the connection is there. Sinipa dito yung bato. That's gonna be the kill on the Grok. 9-1-6. Uy, pero yung bottom lane, alaga. It's gonna be a free lord. Carl! Look at Carl Easy. Going in. Oh, and now, 2 versus 1. Si DMI, the knock-up there by Lasty. And there goes the Thorn Throws, the damage of Blazing Duet na ginamit niya. They're trying to go for D. Na-interrupt. There goes the stun and the damage and the mega kill para kay Lasty. Pero napitas doon si Carl Teezy. Pero buhay pa dito ang Bren. They get the Claude. They're gonna get maybe. Makuha nila yung Grok. Ito na yung Feathered Airstrike. At ito na a Mountain Shocker. That is gonna be a 3-4 Purify. Na-pick up si Carl at hindi rin nila nakuha doon yung Lord dahil nabuhay na si Ace. Now, we're back to square one. Talon si Few doon kay Ruby Didi. The pick off straight for the tank para mawala ng frontline dito ang Burmese Ghouls. Sinahabol si Ruby Didi pero makakatakas siya. Bren Esports, ang dami nila na-commit doon. Wala pa silang Feathered Airstrike. Si Maybe with a flicker and the toss up to Few pero Few with a stun. And Bren Esports are gonna try to fight this out pero here comes the Blazing Duet by Burmese Ghouls. Pero ang Bren natin lumalaban pa pero kailangan nila umalis dito. Naku. Masyado sila nakumpul-kumpul. The setup was too good there by Burmese Ghouls. Here comes the Feathered Airstrike. Ribo, natulungan dun. A vision dito sa Lord, but maybe trying to zone out dahil pinasok niya na si Ribo doon sa may bandang likod. Pero hindi pa to. Sino nga kaya ang makakuha ng Lord? Carl Teezy papasok and oh no, that's the Lord na pumunta sa Burmese Ghouls. Pero masisipa dito si Ace. Hindi nila mapipick off yung isang Jin. Carl Teezy napitas. Lasty napitas. Pero Burmese Ghouls, hindi sila makaka-overcommit dito kasi mababa na ang mga buhay nila. Bren Esports, nawalan lang sila. Maka-respond dito si Carl Teezy at Lasty. Yung lahat ng lead reptar ngayon nila Carl Teezy, even with a godlike, ay wala huli, na sigit. Ngayon. Pero si Kid, yes, nahuli nga siya dito. Pero Reptar, yung Lord Buhay School. Kapit lang, Kuya Rob. Kaya pa dito ng Bren, maybe. With the second skill knock-up, Few into the backline. Tumiretso sa backline dito ang Bren Esports. Si Maybe and si Ruby Didi. Nahuli doon si Ribo. Ace, buhay pa. Few, hindi pa uhuli si Ace. Here comes the Blazing Duet. Susubukan niya. Pero look at the backup by Burmese Ghouls. Oh, Bren Esports. Meron pa sila tatlong membro. Meron pa tayong tatlong membro dito, Rob. Wala na tayong Tore. Pero try to go for Flap Easy na wala pang immortality. They don't have skills. Bren Esports, lumalapit sila. This could be a big contest for the Lord. Kung iumpasahan ng Burmese Ghouls, pero naghahanap sila ng pick off. There goes the Feathered Airstrike. Ruby Didi hinihintay, pero si Few pumasok.
This could be a bad call for Bren Esports. Si Ribo, ang dami ng damage na nakuha niya. That's gonna be the winter truncheon na ginamit dito ng Farsa. D with the blazing duet, pero hindi pa napipitas dito si D. Bren Esports is nawala. 5 versus 4 na. Bren, lumalaban pa, kumakapit pa, pero si Flap TZ naman ang nahuli. Oh, that's no. Gonna be 2 down sa Bren Esports. Kuya Few! Kaya mo yan! We believe in you! The stun onto Ruby DD. Hinahabol siya dito ng Grok and hindi niya papabayaan dito si Few na makabalik sa base para makadepensa. Now it's just up to Carl TZ and last na tumimbensa dito. The defense of Bren Esports. Susubukan nila na first dito si Carl, but there's gonna be the immortality na ginamit niya. Thorn throws, may iwasan ng damage. Unstoppable dito ang Burmese Ghouls and Bren Esports still trying to hold on. Lusty nagawa ang lahat ng pwede gawin, pero Burmese Ghouls, it's 2-2. Tight na tayo sa Grand Finals.